Hey, no matter where you go, whatever you're up to, if you're feeling lonely and blue, I'm here for you and I've got stories too. If you're feeling lost and alone, I hope with my voice you'll feel at home. This is Sarah's Bedtime Stories, The Art of 20s. How to get that goal? Concert cutie, iPad cutie, museum date cutie, 60 kilograms na timbang cutie. These are some of the tweets that I posted online, manifesting as they say. Things that I wanted to experience or do for myself. And just to share with you, two of these things were done. I mean, yung concert cutie, nagawa ko na siya for 2023. Salamat sa UA, salamat din kay Kian kasi in-invite niya ako mag-host. Hindi lang ako nakapag-attend ng concert, nag-host pa ako. May backstage access pa. And then, yung iPad cutie, actually that was like last 2022 pa na minamanifest ko yun. Pero it was just this year that I was able to buy an iPad for myself. So, love yourself. Anyway, yung dalawa nagawa ko na, pero yung dalawa, hindi ko rin alam kung magagawa ko ba yun or kung kailan ko magagawa. Pero alam ko sa sarili ko na yun yung goal ko, nakakayanin ko at pipilitin ko. Wow! So talagang sinabi ko sa podcast yung 60 kilograms sa timbang. So pag hindi po ako umabot doon, hindi ko naisabuhay ang podcast episode na How to Get That Goal. So anyway, seriously, how I wish it was this easy. Na kapag may gusto ka or may goal ka na gustong ma-achieve, isisigaw mo lang siya sa universe tapos papakinggan ka niya at siya nang bahala for you. Career, health, personal, relationship, financial, these are things that we are working on to achieve specific goals in these specific areas in our life. Parang, yeah, I feel like it's good that we have goals because we know what we want and we know that we have something to look forward to. Kumbaga, may patutunguhan, may kapupuntahan, may kahulugan. But to be honest, I feel like as I set more goals in life when I'm getting older, it gets harder and harder. Well, hindi na siya yung parang pag may gusto ka, laging yes, laging go, sige lang. Alam mo yun? And I also realized that na parang may direct relationship na habang tumatanda, humihirap rin yung mga gusto mong gawin. Sa math yun eh, yung parang may relationship sa dalawa na pag tumataas yung isa, tumataas din yung isa. Nakalimutan ko yung term, pero yun. So, paano nga kaya, no? Is it a human nature na kapag meron tayong na-achieve, parang we always want more? Kagaya ng nabanggit ko sa aking podcast episode about figuring out what's next, diba? I remember before, during my early years, I was praying to finish my studies. Parang ito yung pinaka-ultimate goal ko nun, ang makapagtapos. Kasi parang para sa akin nun, it was my key or my ticket to experience a better life for myself kasi nakapag-graduate. And alam ko na noon, yun yung goal ko, yun yung sinet ko na goal na makapagtapos. And yung mga gagawin nun is, alam ko rin naman, which is yung mag-aral, galingan sa mga exam, ipasa yung mga exam, ilabas ang natatagong creativity, kung may mga projects yan, and all. I think I have had these specific goals before then. This is one of my prayers dati. Like,
Lord, sana po top 1 ako ngayong first grading. Alam mo yung super, may specific rin siya na schedule ba? First grading period nitong taon. Yung mga ganun, like, eksaktong-eksakto. Kasi diba, naalala ko noon kapag ka elementary ka and high school, per grading period, may top 1. So, kasi nga sabi ko sa inyo, praning ako, diba? So, kung ako, top 1 na ako ng first grading hanggang third grading, parang sa loob-loob ko, medyo safe na ako sa fourth grading kasi meron na akong mga naiambag dun sa mga unang parts. Nung din college ako, ang iniisip ko noon is kapag maganda na yung grade ko ng prelim, tapos nag-midterm, parang medyo chillax na ako ng finals. Okay na ako doon that time. Sabi ko nga, ayoko talaga niya si stress, di ba? So, setting this goal na makapagtapos ako ng pag-aaral or makapag-top 1 ako, ganong mga goals. So, what I did back then was to break it down. Like, from that big goal na maging top 1 ka or na makapagtapos ka ng pag-aaral with an award, it's, of course, you have to break it down paliit ng paliit, baby steps. So, hanggang sa ang pinaka magiging end goal mo is makagawa ka ng mga parang to-dos mo, yung mga specific tasks na kailangan mong gawin. So, nung time na yon, for me, it was, syempre, kailangan okay yung mga exams mo, mataas yung project mo, ganado ka sa recitation, di ba? Or kung saan man yung malaking percentage ng grade. Parang doon ako nagfo-focus noon. Wow! So, anyway, alam ko rin naman noon na kahit ayoko nasi-stress, na-stress din naman ako. What I'm saying is when you set a goal, meron kang pinaka-goal, and then specific goals, mga little goals, parang mga steps, kasama na rin yun yung meron kang stress na ma-feel. And alam ko noon na na-stress ako kasi meron akong mga subjects talaga na hindi ko forte. Kaya nagpapasalamat ako sa aking high school friend. Hi, Jean! Thank you for listening to all my rants back then. So, nung time na yun kasi nahihirapan ako sa chemistry, sa geometry, lalong-lalo na sa TLE drafting talaga. And nung college naman, anything about acting, theater, o kaya film, yan. Nang time na yon, syempre, alam ko makaka-relate din yung mga nakikinig sa akin, especially yung mga college students ngayon na nakaka-stress din kasi noon na kapag mababa yung exam mo. Kasi feeling mo parang bababa yung grade mo, malaki yung hatak niya, di ba? Kaya that time, super rant ako. Alam mo yung feeling na hanggat hindi lumalabas yung result, kung top 1 ka or hindi, parang hindi ako mapapanatag. So, that time, na-realize ko na rin na at an early age, the challenge also when you are setting goals is how to stay motivated. Truth to be told, is not always on the bright side. May mga pagkakataon na okay yung mga exams mo, okay yung mga naseset mong goals, kumbaga parang nare-reach mo yung mga milestones, pero meron ding mga moments na parang panghihinaan ka na loob, nagkaka-stress, yung meron ka rin mga moments na hindi winning moments for you. And during those times, talagang matitest ka if itutuloy mo ba or magsa-stop ka na. What I did back then is, I don't know if naaalala nyo or naabutan nyo yung commercial ng Chow King. Yung tagline niya is parang tikman ang tagumpay. Something about wins. And alam ko nun na parang isinabuhay ko siya or ewan ko, tandang-tanda ko siya na dati noon kapag cards out day namin, during my high school years sa Maxim, hi Sir Jojo, hi Madam Orve, MRAI, hello po. So, tuwing cards out day namin noon, ako kasi yung kumukuha ng card ko noon kasi may work yung mga parents ko. So, I need to get my card. Siyempre, kailangan ko malaman if top 1 ako or hindi. So, dahil doon, kapag nag-top 1 ako, alam mo yung ginagawa ko is pumupunta ako ng Guagua. Tapos, bibili ako sa Chow King. I mean, hindi bibili. Kakain talaga ako sa Chow King. So, ngayon na sinusulat ko tong podcast episode na to at nire-record ko siya, doon ko lang na-realize na noon pa pala, mahilig na akong mag-me time at saka syempre kumain sa Chow King. So, nung time na yon, hanggang ngayon, nafe-feel ko yung memory or parang core memory siya sa akin na
if you feel ko talaga yung tagumpay feels with Chowking, grabe yung epekto ng ads na yun, ha? Ng commercial na yun, no? Naaalala ko kasi siya, parang sariwa siya sa memory ko na, for example, nag-top 1 ako, kakain ako doon. Kung wari, nanalo ako sa mga contest nun sa school, magsiselebrate ako doon. So, talagang isinabuhay ko nga yung tikma ng tagumpay. So, nadala ko yun. I mean, ilang years din na kapag may good news ako, I always feel like na doon ako kakain sa Chowking. So, hanggang dun sa nakasama ko na rin yung mga ibang importanteng tao sa buhay ko, like yung best friend ko, favorite namin dun yung spicy chow fan. Alam nyo ba na yung spicy chow fan nun, 89 pesos yun eh. Hindi siya kamuka ng spicy chow fan, yung last spicy chow fan na nirelease ng Chowking. Iba yung lasa niya, iba yung meat. Tapos yung anghang niya is may ibang lasa. Kaso wala na yun ngayon ata. Pero yun yung order namin nun. Gusto ko rin nun dati dun is yung parang may mix and match siya na dalawang ulam na may kanin. Ang binibili ko nun is yung parang fish fillet na may white sauce at saka yung lumpiang Shanghai that time. Tapos meal talaga siya. Hanggang dun sa patisimaan, nakakasama ko na rin siya sa Chowking. Hanggang sa naging constant na, na parang naging part ng rutina. Whenever we have this good news, we do talk about it. Kasama yung food, over the food. And eto lang, na-feel ko lang yung pagtaas talaga ng bilihin sa bansa natin. Kasi that time, 39 lang yun, yung chow fan, pork chow fan. Kaya nga, tawag dun, pati sa Jollibee noon, 39ers, diba? So, affordable pa siya. Hindi pa siya mabigat for a student. Kaso kasi ngayon, nasa 100 na yata yung isang meal, diba? So, isang daan baon na namin yun with pamasahin na, diba? So, ayun lang. I just felt like, for me to celebrate success or wins, it's like a motivation for me. The way that I appreciate my wins, lagi akong naglo-look forward ng more moments like this. Kasi ibig sabihin nun, parang gusto ko pang maranasan to ulit. So, I need to work on with these things for me to experience this again. So, wala pa nun siguro yung term na deserve, pero ito na siguro yon nung time na yon. Syempre, pinaghirapan mo yon and you have to reward yourself. If pwede ko lang pakita yung mukha ko na parang sa utak ko ngayon na habang kinukuwento ko tong memory na to, I feel like nakikita ko yung sarili ko that time na happy ako, naglalakad ako sa Chowking, mag-order ako at kakain ako, thinking about the joy of achieving those little moments of success. Yeah, so the question for me, I received this question when I ask my followers about the things that they need help with when it comes to dealing with their 20s or with adulting. And they ask me the question, how to achieve goals. So, as for me, the first one is you have to have a clear goal. Kung ano talaga yung gusto mo. And then, you have to break it down para hindi siya overwhelming and hindi nakaka-pressure. Kasi if it's that big, ang hirap niya rin kasing ma-visualize. Kumbaga, nandun lang yung goal pero hindi mo alam papunta doon, di ba? So, you have to break it down para na-feel mo naman na may progress ka, may moments of success ka as you go along the journey para hindi ka rin mainip, hindi ka rin mapagod masyado para sa akin. And then, number 3, you have to stay motivated. Eto for me is yung pinaka-challenging, yung bigla ka mapanghihinaan ng loob in the middle and then you have to decide if you're going to continue or if you're just going to quit. And then of course, ito yung happy part for me is to celebrate wins. Hindi ako madamot sa mga celebrate wins na ganyan. Yeah, kasi for me, it acts like dalawa. My way of getting motivated and of course, my way of enjoying the journey of achieving that goal. Sa part ng pag-aaral ko noon, feel ko, nagawa ko naman yung goal. And ito yung sinet ko na goal kasi ito talaga yung time na parang alam ko yung gagawin ko para makuha ko yung goal na yon. Pero ngayon na tumanda ako,
hindi na siya ganun kadali for me. Na kapag may gusto ko, ganito ko lang siya kabilis ma-achieve. Feeling ko, this time, hindi na sapat yung 4 steps na yon para makuha ko yung goal. Or it's either mas naging mahirap lang yung mga goals na sineset ko ngayon. Kaya nararamdaman ko na it's getting a little bit challenging. So story time, dati, isa sa mga goals ko and isa sa mga pinipray ko talaga is maging government employee. That was a goal. Kaya ang ginawa ko is nag-MA ako sa public ad. For me kasi na parang ito yung magiging stepping stone ko para makapasok sa government. May network ka, syempre mga kaklase mo, government employees, ganyan. Tapos malalaman mo kung paano yung mga process and all. So ginawa ko yon. And there was a one time that I told a friend about this. Na sabi ko gusto kong maging government employee, nag-a-apply ako sa ganyan-ganyan. And ang tinanong niya lang sa akin was, what this goal would add to my life? Would it add meaning to it? Or would it make me more fulfilled? And that exact moment, I didn't answer. Believe it or not, sa daldal kong to, natigilan ako. The reason why I did not answer is because I don't know the answer. I cannot answer the question. Hindi ko alam bakit sinet ko yung goal na yon. But then again, that time, hindi naman ako pinwalas ng sumagot and hindi ko naman siya inisip noon. Hindi ko siya binig deal. So, tinuloy ko yung MA ko, nakapag-graduate ako, nag-apply ako ng marami. And then, ang result is syempre, hindi ako nakukuha. As in, wala akong naging job offer sa in-applyan ko noon. Minsan, kalagitnaan ng process, ako yung aayaw kasi I feel like hindi pa siya para sa akin. Ganon. Tapos minsan naman, hindi minsan, actually madalas, hindi ako qualified or hindi ako napipili. Minsan, ako yung may ayaw kasi parang kalagitnaan na mararamdaman ko yung ay hindi to para sa akin. Minsan, may iba akong pinaprioritize. If napakinggan nyo yung episode ko about regrets, sa season 1 yun, I talked about this a thing also in that podcast. You can check it out. So, minsan, ako yung may ayaw, madalas, hindi ako yung napipili. Kaya alam ko talaga yung pakiramdam ng hindi maging priority. Ang hindi mapili. Pero okay lang, kasi I always choose myself. So anyway, all these years, akala ko that was a goal for me. But after years, I realized na yun palang maging government employee is sinabi lang ni mama ko or ni tita ko na ipurso ko. And dahil syempre sila yung matanda sa akin, so at some point, naniwala rin ako na it's the best for me. Kasi minsan may mga tao na they can see what's best for you, di ba? Yung mga parang nakikitaan kanila ng potential, things like that. So, nung na-realize ko to, I thought that goal is not really mine or was not really mine. Alam nyo, kailan ko na-realize yun? Na-realize ko yun nung na-experience ko nang ako yung mag-i-interview ng mga applicants. Mafe-feel mo pala yun if they are into it, if they are invested to that job. Hindi ko alam if hindi lang ako marunong mag-portray that time or masyado akong genuine na halata ako dun sa nararamdaman ko. Na-feel ko nun na, oo nga no, pag nagpapa-interview ako, it's not the same energy. Dun sa energy na binibigay ko kapag nakikita ko yung mga estudyante ko sa hallway or kapag nagsasalita ako in front of the crowd, pag nag-host ako, when I do podcast like this, if hindi ganun yung energy ko, I feel like it's not me. So dun ko nagets kung bakit hindi ako natatanggap. Yun yung point of view ko, but I'm not sure if it's true. Pero yun yung na-feel ko, yun yung sagot na nakuha ko after years of being rejected with a lot of job application. So now that I'm writing this,
I have realized the reason why nung tinanong ako ng kaibigan ko about the reason why I want to pursue that goal is hindi ko siya nasagot. And believe it or not, it was after how many years? Ang galing lang na ngayong nagre-reflect ako sa podcast episodes ko, nare-realize ko yung mga tao na tumulong sa akin and yung mga sagot na hindi ko mahanapan or yung mga tanong na hindi ko mahanapan ng sagot before, tapos ngayon nasasagutan ko siya and nare-realize ko rin lahat ng to while doing this podcast. So I feel like tama yung sinabi ng student ko, hi Jabby, na yung podcast na to is makakatulong din siya sa akin. Malaki rin ang natutulong niya sa akin kasi nare-realize ko yung mga tao na tumulong sa akin in this journey na hindi ko pa napapasalamatan before or alam ko na may naitulong sila sa akin before pero hindi ko nare-realize na ganun pala kalaki yung impact. And then while I'm doing this episode, eventually nakikita ko yon. So share ko lang. So, to the people na nababanggit ko sa podcast na to, you know who you are, you know na natulungan niyo ako. It might be late for me to say my thanks to you, but know that I would always want to give back and to make bawi for all the things that you have done for me. So, going back, now that I'm writing this, I realize na ang layo pala ng difference from a goal na na-impluwensyahan ka lang and sa goal na ginusto mo talaga or gusto mo. I think if you are going to ask me ngayon why I do podcasts, why I want to talk about thanks to people or like gusto kong nag-host, gusto kong mag-speaker, siguro ang dami kong kayang sabihin. So to answer the question, how to get a goal? For me, yes, it's good to have a clear goal, but you also have to acknowledge that is your goal aligned with what you want and with what you believe? Nagre-reflect ba siya ng pagkatao mo? And also, ano yung why mo? Ba't mo yun gustong ma-achieve? Ba't mo yun gustong gawin? Also, I feel like the other four steps will work. But I think there should be some additional steps or things to consider. We also need people to help us. The circle that we have, malaki kasi yung influence nila sa atin. Also, another tip, make sure that your goal is something that makes you feel alive. Hindi lang dahil sinabi ng iba na ito yung para sa'yo or ito yung nakita mong nag-work sa iba, kaya gagayahin mo rin. Kasi sa experience ko, kung yung bagay talaga is gustong-gusto ko siyang gawin and I feel like I am more of myself when I'm doing it, nasusolusyonan ko kapag may mga panahon na parang napanghihinaan ako ng loob. Kasi sa experience ko, kapag gusto ko talaga yung isang bagay or yung isang tao, halata siya. Parang for me, the next step comes naturally. Hindi ako nasa-stress isipin kung anong susunod kong gawin kasi parang magpa-pop up lang siya. Either ako ang makakaisip or merong ibang tao na makakapagsabi sa akin nun, tapos ma-apply ko siya. So guys, if while you're listening to this podcast episode, naririnig nyo yung ulan, guys, I'm so happy doing this podcast episode. Kaya siguro umulan. I mean, I need to continue this one. So, pasensya na if merong ulan-ulan. So, sabihin na lang natin na kausap niyo ako habang umuulan. Diba? How romantic. Charissa! Anyway, other than those additional tips, another one is we also need to include, quote-unquote, rest. I feel like sometimes, because we really want a goal, sometimes we tend to be harsh on ourselves, forgetting the fact na we are also doing it for ourselves. Hindi naman natin siya dapat parusahan or pahirapan ng ganun kalala. I mean, if we feel like we cannot do it,
we can pause. If we are tired, we can rest. Kasi our body, our mind, they have a way of making us feel na hindi ko na kaya, pagod na ako. And kapag narinig natin yun or naramdaman natin yun, feeling ko hindi naman masama na pakinggan natin yun. Kasi sarili pa rin naman natin yun. Ito, pinaniniwalaan ko to, guys. So if mali ako, let me know. And achieving goals, hindi naman laging winning moments for me. Yes, nawawalan rin po ako ng motivation. Yes, napapagod din. Yes, nagfe-fail din. Kaya nga minsan I would need some pambubola, I would need some encouragement for people na alam ko na pag nagsalita, lalakas ang loob ko. But I can bounce back. Pero hindi ako magba-bounce back dahil bouncing baby girl ako, ha. Hello, Miss Kay. Feeling ko I can bounce back kasi the goals that I'm trying to achieve are the goals that I really want. Just to say, I feel like our goals will let us know who we are, what we want. Kaya siguro kapag meron kang burning desire sa loob mo, yung mga pangarap mo dati nung bata ka, tapos hanggang ngayon na medyo tumanda ka na, nandyan pa rin, hold on to that. Hold on to those dreams. Because I think there's a reason why it's there. Kung bakit siya nasa puso mo. Yung kahit ilang taon na, parang buhay pa rin yung pangarap na yon. And minsan yung mga pangarap na to, sobrang cute lang nila. And you would have, hindi mo man maiisip na, ah, pangarap ko pala yun dati. Or pangarap na pala yun dati. So to end this podcast episode na merong ulan-ulan na background sa labas, I already mentioned about sarahsbedtimestories.com. Uy, may paganyan, level up. Well, I bought a domain for my podcast. Masabi lang na meron akong site. Charis, hindi ko pa alam kung anong gagawin ko dyan. Basta alam ko lang na gusto ko siya. So, naalala ko lang, nung bata ako, isa yan sa mga nilalaro ko. Halimbawa, yung nasa taas ka ng kama, nakatayo ka. Kunwari, yung kama mo is yung stage. Tapos, yung remote control ng TV, yun yung mic ko nun. Tapos, alam mo na, alala ko na nagsasalita ako lagi. Yung para akong nagpo-promote, tapos may mga audience, yung pakaway-kaway ka on the side, yun yung nilalaro ko dating mag-isa na parang para akong nagtutalk sa maraming tao. Tapos, nagpo-promote ako. Hindi ko lang maalala kung ano yung sinabi kong website ko nun. Pero alam niyo yung mga lines na parang, check out Sarah's chuchuchuchu for more information, for more details, visit my website at, di ba ganun, kapag nagpo-promote. So, it feels so nice na that childhood dream is now a reality. I mean that sarahsbedtimestories.com, I have it. Who would have thought that that simple memory of this kiddo in me will become true. My inner child must be so happy that I can finally say that line na check out my website at sarahsbedtimestories.com. Or for more information about me and my podcast, you can go and visit sarahsbedtimestories.com. Wow! I feel like, thank you, Lord, and thank you, self. If nagsasalita siguro ang younger Sarah, she must be so proud of you. So if walang nagsasabi sa'yo, I'm proud of you, self. So hey, this is Sarah, and this is Sarah's Bedtime Stories. If you like this episode, please do not forget to follow me on Spotify and all my other social media accounts. Just search for Sarah's Bedtime Stories. And just to end this, if you have that goal and you really want it to happen, go for it, because eventually you will find ways and you will get that goal. So, good night. Mwah.
Thanks for listening to Sarah's Bedtime Stories. If you enjoyed my podcast, please like and follow me on Facebook, Spotify, and YouTube. Just search Sarah's Bedtime Stories. You can find me on Instagram and TikTok @_Sarah's Bedtime Stories. Feel free to share your questions or stories with us at sarahsbedtimestories@gmail.com. And who knows, your story might become the next episode.